Amen. So, sa pagkakataon pong ito, ihanda na po natin ang ating mga buhay sa inyo pong pag-upo. Mag-pray po kayo internally that the Lord will open your spiritual ears para mapakinggan po natin ang purong salita ng ating Panginoon. Amen. Dahil po, kalooban po ng Panginoon na lahat po tayo nandito at may purpose, meron pong mensahe para sa bawat sa atin. Amen po. So sa pagkakataon pong ito, tinatawagan ko po ang ating head pastor, si Pastor Estilito Aguilar. Praise the Lord. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa hapong ito. At muli tayo po ay patuloy na makinig at makinig ng salita ng Panginoon. Sabi nga ni Paul sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Tayo po ay tumayo. Tayo po'y pansamandaling imuko at panalangin. Dakilang Diyos na banal, Diyos na mapagpala, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At sa oras na ito, Amang Banal, akin po kinikilala na iyong kapangyarihan ay nasa aming kalagitnaan sapagkat kung wala ang iyong presensya, wala pong kabuluhan ang gawain na ito. At naniniwala din po ako, Panginoon, ayon sa nasusulat, kung nasa ang iyong Espiritu, nandoon ang kalayaan. At sa hapong ito, Amang Diyos, meron po kaming kalayaan na ipaayag ang iyong kabanalan at kabutihan sa aming lahat. Salamat po sa hapong ito. At ang lahat ng ito, aking buong pusong pinapasalamatan sa natatayang pangalan mo lamang. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa hapong ito. At welcome po sa mga bisita po natin for the first time. Kayo po ay aming makakasama sa hapong ito. And I hope and pray, hindi lang po ito ang simula at wakas, but kayo po ay patuloy po namin makakasama upang matandaman po ninyo ang kapangyarihan ng Panginoon sa inyong buhay. Mga magulang at mga kapatid, kahapon po, sinelebrate ang isang occasion sa iba't ibang panig ng mundo o yung tinatawag na Valentine's. Amen. Although, sa atin pong mga tunay na born again, ang tinatawag na Valentine's, araw ng mga puso, ay ginagawa po natin yan araw-araw. Yan po ay sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa ating lahat. At kahapon din po, ayon sa balita, lalo-lalo na po sa ating bayan, marami daw ang nakarandam ng kilig. Ewan ko po kung ibig sabihin nila. Sa mga magkasintaan o sa mga, ewan ko ano po yung kinilig sila. Ano po. Mga magulang at mga kapatid, kung susuriin po natin, ang pag-ibig ng tao ay kaiba sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng tao ay kumukupas.
Ang pag-ibig ng tao ay naglalaho. Ang pag-ibig ng tao, kapag wala nang nakukuha sa iyo, nawawala na. Ang pag-ibig ng tao, kapag hindi mo napagbigyan, nawawala na yung pagmamahal niya sa iyo. So in short, ang pag-ibig ng tao ay kumukupas. Kapag wala na siyang pakinabang sa iyo, nawawala ang love niya. Kapag na-rebuke mo, nagagalit na. Di po ba? Dapat kaya ang pag-celebrate yung ganon. Tumatawa yung isang kapatid. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ito po ang pinakamasarap sa lahat. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng Diyos ay maaasaan, hindi katulad ng tao. Ang tao, kapag binigyan mo ngayon at sa next year hindi mo nabigyan, nawawala na yung relasyon. Amen. But God is still God. God is love. Kapag ang pag-ibig ng Diyos, ito ang nag-ari sa atin, mga kapatid. Hindi tayo tumitingin, hindi tayo nagtatangin. Meron ka man o wala, nandun pa rin po ang pag-ibig ng Diyos na nararamdaman po natin. Amen. Katulad po sa ating message ngayon, kung babasahin po natin ang title, Remember Lot's Wife. Napakaiksing verse na nasulat po dito sa Luke chapter 17 verse 32. Ang sabi nito, Remember Lot's Wife. Mga kapatid, wala po tayong ibang mababasa sa Biblia na sinabi, alalaanin ninyo si Abraham, alalaanin ninyo si Isaac, si Jacob. But also, hindi po tayo nutusan na alalaanin natin sina Ruth, sina Esther, sina Rahab, sina David, o sina Joshua. But isa lang pong verse na makikita po natin dito. In the book of Luke chapter 17 verse 32, Remember Lot's wife. Mga kapatid, ang asawa ni Lot, ni pangalan, wala pong binigay ang Biblia. Wala tayong pwedeng masabi sa kanyang katauhan sapagkat ang nakikita lang natin, siya po ay naging aligi ng asin, ano po, naging pillar of salt. Yan lang po ang makikita natin sa Bible. But, kung pag-aaralan po natin ang Biblia, mga kapatid, bakit nabanggit ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples? Sabi niya, alalaanin ninyo ang asawa ni Lot. So kung titingnan po natin, mga magulang at mga kapatid, ang Diyos hindi nagtatangi. Amen? Si Lot, walang ginawa sa Bible. Wala po tayong nakita, kundi siya po ay naging aliging asin. But later on, Jesus Christ mentioned it to His disciples. So kung titingnan po natin, mga magulang at mga kapatid, tayong lahat bilang tao, huwag mong ibilang ang iyong sarili na wala kang saysay, wala kang contribution sa gawain ng Panginoon, wala kang kwentang tao. Brothers and sisters, tanda mo, maging sino man ikaw, ikaw ay napakalaga sa mata ng Diyos. Amen.
Sa bilang ng mga tao, brothers and sisters, hindi makatwiran na sasabihin natin, ako'y wala ng pag-asa. Ako'y nag-iisa na lang sa aking buhay. Wala akong kaibigan, wala akong mga magulang, wala akong mga kapatid. But still, brothers and sisters, I just want to remind you this afternoon, God loves you. Ang Diyos hindi kanya kailanman makakalimutan. Amen. But sa isang kondisyon, sumunod ka lamang sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nagkukulang. Ang Diyos ay hindi nagtatangi. Amen. Bakit ang Panginoon, mga magulang at mga kapatid, nagbigay po siya ng paalala sa kanyang mga disciples at ganun din po sa atin sa oras na ito? Nasabi niya, alalaanin ninyo ang asawa ni Lot. Ano bang ginawa ni Lot? Anong bagay na siya ay aking alalaanin? Ano ba ang iniwan na contribution niya sa Biblia? Kung babasahin lang po natin, but brothers and sisters, kung alam po natin ang aklat ng Genesis, amen. Ang lahat ng karakter na binanggit po ng Panginoon, maliit man o malaking tao, brothers and sisters, ito po ay alam ng Diyos. Amen. Kaya ikaw, bilang believer, bilang binago ng Panginoon, magpasalamat ka. Sapagkat sa oras na ito, may message ang Panginoon sa iyo. Sa ating lahat. Amen. Kapag naririnig po natin ang pangalang Sodom at Gomorrah, ano po ang pumapasok sa inyong mga isip? Kaiba. Amen. Kapag binanggit natin ang mga lugar na ito, Sodom and Gomorrah, iba yung nagiging pananaw po natin. I'm sure wala kang maisip na mabuti, kundi puro kasamaan. Amen. Imoralidad. Mga kasuklang-suklam na bagay na nangyari sa lugar na ito. Amen. But, meron po akong naalala, may lugar sa Pampanga, isang barangay, pinangalanan na Sodom. Sodom. Amen. But, mga magulang at mga kapatid, tingnan po natin. At bakit sinabi ng Panginoon, alalaanin ninyo ang asawa ni Lot? Dito po sa Jude 7, ang sabi po dito, may nasulat po dito, gayon din ang Sodom at Gomorrah at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikyapid at sa pagsunod sa ibang laman ay inilagay na pinakaalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. So dito po sa talatang ito, nabanggit po sa aklat ng Jude, ang Sodom at Gomorrah ay punong-puno po ng kasalanan. Amen. It is a wicked city. At ito po ay common terms during that time. Amen. So, kung compare po natin ang nangyayari dito sa lugar na ito, it is a comparison for the sinfulness of Israel and another nation. Amen. So, sa apong ito, mga magulang at mga kapatid, bago po tayo mag-focus sa asawa ni Lord, tingnan po natin kung saan po nagsimula ang kwento. And I hope this afternoon, brothers and sisters, magkakaroon po kayo ng magandang idea.
And it is a great lesson. At bakit binanggit ng Panginoon? Naisingit ang pangalan ni Lot. Amen. So it is a very interesting subject po sa ating lahat sapagkat meron pong iniwan na isang magandang mga lesson sa ating lahat. Amen. Kaya kung babasahin po natin na verse by verse, makikita po natin ang isang malinis na paliwanag dito kung sasaliksikin po natin ang naging kasaysayan ng asawa ni Lot, kung bakit sa kanyang pagtingin sa likod, bakit biglang dumating ang judgment ng Panginoon sa kanya. Amen. It is a sudden judgment from God dahil sa pagtingin niya abang nasusunog ang syudad na ito. So what is the relation of this message to our life ngayon? Ito po ay may relasyon din sa ating sa kasalukuyang buhay po natin na hindi po natin naalala, hindi natin nakikita sa sarili natin na tayo pala sa noong isang araw tayo po ay naniniraan sa Sodom at Gomora. Amen. Kaapon, ganyan ang buhay po natin. At salamat sa Panginoon sapagkat nakilala natin siya. Narandaman natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. At doon po tayo nagkaroon ng pagbabago. Amen. In verse 1, makikita po natin ito sa Genesis chapter 19. In verse 1, ayon po sa nasusulat, at nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma. Amen. So, anong nangyari po ito? Nung nagkaroon po ng intercession o nag-intercede si Abraham on behalf of the righteous people in Sodom dahil winawasak na ng Panginoon. Nakipag-bargain si Abraham, Panginoon, kung merong 50 matwid sa lugar na yan, ito po ba susunugin mo? O pupuksayin mo? Hindi. Kung 45, Panginoon, 45 na lang, hindi pa. Kung 4 na po, Panginoon, hindi pa rin. Kung 30 po, Panginoon, sabi ni Abraham, hindi pa rin. Kung 20 righteous, Panginoon, ang natitira sa Sodom, ito po ba'y pupuksayin mo? Hindi. Lord, last na lang katanungan, ang sabi ni Abraham, Lord, kung 10 na lang, hindi pa rin. Yan ang Diyos na kilala po natin. Yan ang Diyos na punong-puno po ng abag. Amen. So, after that, brothers and sisters, on the last bargain, umalis na ang Panginoon. Then later on, dito po sa Genesis chapter 19 verse 1, at nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma at sila'y nakita ni Lot at nagtindig upang salubungin sila at iniyukod ang muka sa lupa. Dito po, abang si Lot ay nandun po sa pintuan ng bayan, meron po siyang nakitang lalaki, mga lalaki. Abang siya po ay nagpapahinga, alam po ninyo, ito po ay isang kaugalian ng mga tao during that time. Kapag sila po ay walang ginagawa, sila po ay nag-standby dun sa pintuan ng bayan. Ano po? Mga elders, mga ukom sa syudad, nandun po sila, nagkukwentuhan, nagkakaroon po sila ng business dealing, mga magulang at mga kapatid. Malamang itong si Lot ay meron siyang katungkulan during that time. Again, in verse 2, at nagsabi, ngayon nga mga Panginoon ko, ipinamamanik po sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng iyong lingkod. Nakausap niya itong mga tao na ito, mga ginoo na ito na hindi niya kilala. Pumasok sila. Ang sabi ni Lot, doon na po kayo sa aking bahay muna magpalipas ng gabi. Amen. Anong nangyari? At kayo'y matira sa buong magdamag at mag-ugas ng iyong mga paa. At sa madaling araw ay magsipagbangon kayo
at magpatuloy ng inyong paglakad. At kanilang sinabi, hindi, kundi sa lansangan mananaan kami sa buong magdamag. Nag-resist itong mga Ginoo na ito, mga magulang at mga kapatid. Alam po ninyo, during that time, kaya ini-invite ni Lot ang mga Ginoo na ito na magpalipas ng gabi sa kanyang bahay sapagkat during that time, ito po ay isang customary o custom po ng mga naglalakad, mga travelers na nag-i-spend sila ng time nila o magdamag dahil walang mga hotel doon sila sa city square o na tinatawag doon sa pinaka-park ng lugar na yon. Yan po ang nagiging custom ng mga tao during that time. At yung pag-invite ni Lot, isa rin custom nila yon. Kapag hindi nila kilala, kung meron silang lugar sa kanilang taanan, ay ginagawa po sila na nila na ini-invite ang mga bisita nila, lalong-lalo na po kapag ito po ay kilala nila. So, in verse 3, at kanyang pinakapilit sila. At bakit pinipilit sila ni Lord? Amen. Hindi sa isang salita lamang, ba't pinilit pa sila ni Lord? Pinipilit sila, doon na kayo matulog. Doon na sa bahay ko. Doon na kayo matulog. At sila ay nagsiliko at nagsipasok sa kanyang bahay. Hanggang sa sila po ay hindi na nag-resist at sila po ay sumama. At sila ay kanyang pinag-andaan at pinagluto ng mga tinapay na walang lebadura at nagsikain. Bakit, brothers and sister, bakit nandun yung desire ni Lot na ito ay tumira muna sa kanyang tahanan? So it means to say, may problema siguro. May daylan. Hindi pipilitin ni Lot na matutulog o spend nila ang gabi sa kanya kung walang daylan. So there is a reason kung bakit ginawa po ni Lot nito. Malamang may mga pangyayari na maraming mga naglalakbay na natutulog doon sa pinaka-park ng bayan. Then later on, sila'y ninanakawan, binubugbog, o anong ginagawa nila, baka ganun po ang mga nangyayari. Then in verse 4, datapat bago nagsiga, ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan sa makatwibagay ng mga tao sa Sodoma, ng mga binata at gayon din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. Alam po ninyo, nung nakita yung mga Ginoo na ito na pumasok sa bahay ni Lot, hindi alam ni Lot na pinaligiran po ng mga tao. Inaatake itong dalawang Ginoo na ito, brothers and sisters. Amen. Ano kaya ang intention nila? May intention ng mga tao. In verse 5, ang sabi dito, at kanilang tinawagan si Lot at sinabi sa kanya, saan nangaroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila. So there is something wrong. Amen? Ayon po sa mga ibang sa mga ibang komentary, ano po, meron silang ibang pananaw kung bakit ganito. Lalaki. Lalaki itong nakita nila. Eh, nandun na sa loob. At bakit nagnanasa pa sila na lapitan o kunin itong mga bisita na ito? Ano kaya ang kanilang intention? So, kung titingnan po natin, maliwanag po ang intention ng mga taong ito. Sapagkat ang kasalanan at immoralidad, mga kapatid, ay very rampant sa Sodom during that time. Amen. So walang reason upang ang mga tao na ito ay maging mahinaon. At bakit paglapit nila kay Lot, galit na galit sila? Amen.
Ano kaya ang gusto mong ipalabas ng mga tao dito? Ano kaya ang uring tao? Amen. So makikita po natin yan mamaya, brothers and sisters. Kaya siguro ang Panginoon, pinalalaanan yung mga disciples niya na alalaanin ninyo ang asawa ni Lot. What purpose? There are something for us to learn this afternoon, brothers and sisters. Mga pagkakamali at mga weaknesses at mga wicked ways na ginagawa ng mga tao. So, unti-unti, brothers and sisters, sa babasahin ko na kabanatang ito, we can learn at bakit ang asawa ni Lot ay naging aliging asin. Brothers and sisters, huwag mo sabihin na hindi mangyayari sa ito. Hindi ka nga magiging aligin ng asin, but there is a consequences sa lahat ng mga kasalanan na ginagawa po natin. Ang bawat kasalanan na ginagawa po natin ngayon, ayagman at liin, brothers and sisters, kung hindi mo pa natatanggap yung mga consequences na yon, 100% in a few months, in a few years, brothers and sisters, ito po ay darating sa buhay mo. You cannot escape judgment. Amen. Kaya ang tao, kapag may ginagawa ka ng liim sa mga oras na ito, mga kapatid, 100% may consequences po yan. And no one can escape the judgment that God will give to us, brothers and sisters. Ito po ay mararanasan natin. It is my personal experience. Personal experience ko po yan. That's why when I met the Lord, hindi na ako bumalik. Ayaw ko na. Ayaw ko nang mag-suffer. For 15 years, 20 years, ayaw ko na. That's enough is enough. Enough is enough, brothers and sisters. You cannot hide anything from God. Wala kang may tatago sa Panginoon, brothers and sisters. Pagtawanan mo man ako, but I'm sure 100%, brothers and sisters, ang salita ng Panginoon ay hindi kumukubas. Heaven and earth will pass away, but my words, ang sabi ng Panginoon, will never pass away. Amen. Tayong lahat ay dadanas ng kabayaran. Kabayaran natin lahat ang mga kasalanan na yan. So, saan ka pa? Magbago ka na lang. It is a blessing kapag nagbago ka. Nung hindi ka nagbabago, hindi ka nakakatulog. Kahit inaantok ka, pag naiga ka na sa kama, hindi ka makakatulog. Unlike kapag ikaw ay sumurender na sa Panginoon, brothers and sisters, alaga ka ng Diyos. Hindi kanya pababayaan. At doon lang mangyayari mga promises ng Panginoon. Amen. In next verse, at nilabas sila ni Lot sa pintuan. At nilabas sila ni Lot sa pintuan. Sabi niya, huwag kayong papasok dito. Hindi ko pwede silang ibigay. At isinara ang pinto sa likuran niya. Amen. Nag-iinsis sa mga tao na kunin itong mga bisita. Then, verse 7, at sinabi niya, ipinamamanik ko sa inyo, mga kapatid ko, tinawag na mga kapatid. Amen. Na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Ito palang mga taong ito, karamihan sa kanila, mga kapatid, sila ay mga Becky. Meron na naman isang words na tawag sa mga Becky ba? Yung mga bakla. Kung minsan ang pagbalak-bakla-bakla na yan, pala natin, nakakatuwa. No? But, yan po ay kasuklam-suklam sa lapan ng Diyos. Kung minsan, nagtataka nga ako sa mga network natin sa Pilipinas. Eh. Pilit na lang ginagawa ito. Mga, they are bad influence. Bad influence sa society. Itong mga ganitong klaseng tao. We are created man and a woman. Amen. Amen po ba? Ang salita ng Panginoon ay matalas. Kaya gamitin po natin ang salita ng Panginoon, brothers and sisters. In verse 8,
Narito, ngayon may dalawa akong anak na babae. Amen. Ayaw ipaggalaw ni Lot, huwag ni bisita ko yan. They are under my protection. Amen. Meron akong anak na babae. Imagine, binabagi na yung kanyang mga anak na hindi nakakilala ng lalaki. At ipinamamanik ko sa inyo na sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo na sa inyong paningin. Huwag lamang ninyong gawan ng anuman ang mga lalaking ito, yamang sila'y nanga sa silong ng aking bubungan. Amen. Kung iisipin mo, anong klaseng magulang si Lot? Ha? Anong klaseng magulang ito? Dalawa lang ang kanyang anak na babae, ito pang binibigay sa mga tao. Na para gawin nila ang gusto nilang gawin, huwag lang ninyong galawin ang mga lalaking ito sapagkat sila'y nangasa silo ng aking bubungan. Amen. Kung iniisip po natin, makatwiran ba ang ginawa ni Lord? Makatwiran ba? Bakit instead na ibigay ang mga bisita, binibigay itong dalawang anak na babae na wala pang karanasan? Sila'y mga dalaga, brothers and sisters. Amen. So, it is a very worse situation, brothers and sisters. Yan po ang nangyayari sa Sodoma nung panahon na yon. Again, in verse 9, at sinabi nila, umurong ka! At sinabi pa nila, ang taong ito ay napalito upang makipamayan. At ibig niyang maging ukom, ngayon nga'y gagawin ka namin ng lalong masama kaysa kanila. At kanilang ipinagtulakan ang lalaking si Lot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Amen. Galit na galit sila kay Lot. Wala, pumasok kami. Gusto namin kunin. Anong gusto nilang gawin sa mga lalaking ito, brothers and sisters? Amen. Nakakalungkot. So ang sitwasyon ay naging critical. Naging critical. If you are in the shoes of, kung kayo po ay nandun sa sitwasyon ni Lot, ano kaya ang dapat mong gawin? Eh, nandyan yung mga tao na ito. Pinipilit na kunin ang bisita mo. Ha? Alam po ninyo, during that time, malaki po ang respeto ng mga Jew kapag sila po ay nagkakaroon ng bisita. They are well protected din po. At ganun din po, meron pa rin mga kababayan po natin na ganun. Meron pa rin mga Pilipino ganun. Alam po ninyo, sa Pampanga, hindi naman sa itinataos ko po yung mga Kapampangan. Kapag may bisita kami doon, kahit na maganda yung kwarto namin, binibigay namin sa mga bisita. Hindi namin pinababayaan doon lang sila sa, di po ba? Alam ko, tayong mga Pilipino, yan po ang gusto, hindi lang sa Pampanga, hospitality. Ang hospitality number one po sa mga Pilipino. Amen. So tingnan po natin, next verse. Datapot iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinaraan ang pintuan. Yan kawors ang mga tao. Amen. Kawawa naman itong si Lot, siya lang mag-isa. Ha? Ang daming mga tao na ito. Kawawa siya. Next verse. At ang mga tao na nga sa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila. At muntit malaki, maliit at malaki, mga nabulag po sila. Nagpumilit silang pumasok. Amen. Ano pat sila'y nangayamot sa pag-aanap ng pintuan. Amen. So the power of God ay nag-intercede. Amen. Yung nagnanasa na pumasok sa kwarto, nanandaman po nila sa sila'y wala nang makita. Sila'y nabulag. Amen. Next. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, meron ka pang litong kamaganakan. Ang iyong mga manugang, ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang balat ng iyong tinatangkilik sa bayan ay ipag-aalis mo sa dakong ito. Sabi po ng mga lalaki, nang bisita niya kay Lot, binigyan po siya ng warning.
At yun po, ito po yung pangyayari nung nakibargain si Abraham sa Panginoon. Kaya ang dalawang lalaki na ito ay nagpunta sa Sodom upang bigyan ng babala. Lalong-lalo na po ang pamilya ni Lot. Next, in verse 13, sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. Amen. So ito po, parating na ang judgment. Amen. Katulad po ng nabanggit ko kanina, ang judgment na yan sa buhay po natin ay paparating. I praise God, brothers and sisters, sa buhay ko po. Marami na rin po akong naranasan ng mga iba't ibang mga pagsubok hanggang nagkakilala po kami ni Pastora. It is a very serious na trials and suffering. Masasabi ko na from rag to riches and from the riches to rag. At noon, nung panahon na yon, mabuti na lang, hindi nasira ang ulo ni Pastora dahil sa mga problema na yan na siguro po ilan lang sa inyo dito ang nakaranas ng mga ganung mga pagsubok. Very, very serious na napakahirap tanggapin. Imagine, dati-dati, may business ka na malaki, ang dami mong maid, ano po, ang dami mong mga sasakyan, then suddenly, sasakyan man wala ka. Nawala. Pati television, nanonood ang aking mga anak. Yung naniningil, walang makuha sa bahay, kukunin, tatanggalin. Napakahirap, brothers and sisters, ang dumadanas ng mga ganitong mga pagsubok. Amen. Kaya ito po isang amon sa atin, brothers and sisters. Ito po ay panawagan ng Diyos sa ating lahat. Kaya ako ay paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, mahal ka ng Diyos. Tayong lahat mahal ng Panginoon. Amen. Wala tayong pwedeng idailan sa Kanya upang hindi po tayo tumupad sa salita ng Panginoon, sa panawagan ng Panginoon. Wala tayong pwedeng idailan upang tayo po hindi mag-respond sa panawagan ng Diyos. Kaya patuloy po natin hanapin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, brothers and sisters. Tandaan mo, lahat ng yan ay may pakinabang sa buhay mo. Amen. In verse 14, at si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-aasawa sa kanyang mga anak na babae. At sinabi, magtindig kayo. Ito, nagbigay ng babala si Lot sa kanyang mga anak, magtindig kayo, magsiyalis kayo sa dakong ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan, datapwat. Ito po ang problema. Datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Amen. Ito po, kapag kaya tayo kung minsan, kung palabiro ka, hindi rin pala maganda. Malamang si Lot during that time ay palabiro. Amen. Malamang si Lot, during that time, marami siyang mga sense of humor o marami siyang mga bagay na laging nagbibiro. Imagine, ang sabi ni Lot, magsiyanda na kayo, lilisan tayo, but walang ginawang aksyon. Amen. Akala ng manugang ay nagbibiro siya. Ganon din po tayo kadalasan. Amen. Akala natin ang salita ng Panginoon ay hindi totoo. Akala natin ang salita ng Panginoon. Lagi natin, at saka na lang kumagatin. At saka na lang pag ano, kasi hindi naman nawawala yan eh. Amen. Ganun din po tayo kung minsan. Hindi tayo nagiging serious. Kahit nag-attend ka ng mga gawain ng Panginoon, but in the end, wala kang natatandaan sa naririnig mo sa pulpito. But later on, paglabas mo sa pintuan na ito, pagdating mo sa plot mo, wala ka nang maalala. Hintayin ko na lang next Friday, malamang siguro yung message, simple lang. Ganun tayo. Amen. Hindi tayo nagiging obedient. Hindi tayo nagiging good listeners sa mga salita ng Panginoon. Ganun din po itong mga manugang. Nagbigay na ng babala si Lot, but still, hindi pa nila binigyan ng kaalagaan sa kanilang buhay.
Amen. Ganyan din po tayo. Amen. So siguro po, unti-unti, nakikita na po natin ang problema. Amen. At bakit ganon ang pagkakilala nila sa kanilang tatay? Malamang si Lot, hindi niya sinisira ng mga anak. Bagamat sila po ay nakita nila kung gaano ang faith ng kanilang tiyuin na si Abraham, malamang si Lot, yung naging experience niya at nakikita kay Abraham kung paano gumawa ng imala ang Diyos kaya sa buhay ni Abraham at sa kanila nung sila po ay naganap ng kanilang mga lupain, ano po, nakita nila kung paano kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay, brothers and sisters. Malamang si Lot ay hindi niya sinishare kung paano ang faith niya sa Panginoon sa kanyang mga anak. Ganon din po tayo ngayon. Sinasabi natin na tayo born again. But yung mga anak mo, mga magulang at mga kapatid, sila ay nagiging palaboy. Sila ay nagiging palaboy. Walang kaalam-alam sa Panginoon ng iyong mga anak. Sila ay nagdudoga kung ano-anong bisyo na ginagawa nila. Ganon din po ang buhay po natin. Amen. At bakit pinagtatawanan lang itong tatay? Amen. So it means to say, yung kanyang mga salita ay walang reputasyon. Katulad din natin kung minsan, ayaw natin aminin yung ating mga kasalanan. Kaya itong ating mga anak, kung anong nakikita natin, nakikita nila sa atin, ganun din ang ginagawa nila. Kaya kung minsan ang pamilya po natin, hindi nagiging matwid sa harapan ng Panginoon. Tayo lang nagiging born again tayong mga magulang, but yung mga kamag-anakan natin, mismo yung pamilya po natin, wala silang alam sa ginagawa po natin. Wala kundi mga kasamaan. Paninigarilyo ng isang magulang. Pinagbabawalan mo na huwag manigarilyo ang iyong anak samantalang ikaw ay nagdudroga. What they can learn from us. Amen. Kaya naging laganap, brothers and sisters, ang kasalanan dito sa Sodom. Amen. Immoralidad. After all, ang sabi ni Abraham, Lord, kung 10 na lang matwid, lilipunin mo. No. Amen. Hindi nila binigyan ng alaga. Amen. Kaya ito yung reason, isa sa mga reason, kaya ang Panginoon, sabi niya, remember Lot's wife. Amen. Ngayon, tingnan po natin kung ano yung mga lesson natin dito. Amen. In lesson 1, ang sabi dito ng text, remember Lot's wife. Amen. Bakit kaya sinabi ng Panginoon? Tingnan po natin. In verse 15, at nang umumaga ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot. Mag-umaga na. Amen. Pinagmadali ng anghel si Lot na sinasabi, magbangon ka. Ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak. Nabanggit dito ang kanyang asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Amen. So, it is a warning. Nagbigay na ng warning. Lord, sabihin mo na sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Umalis na kayo dito, baka ikaw ay madamay sa parusa na sa bayan. Then, verse 16, datapot siya'y nagluluwat. Amen. It means to say, parang nagluluwat yung parang pinagwawalang bahala mo. Ha? Siguro, sabi ng mga rabo, aliwali. Ha? Kesera-sera, whatever will be. Yeah, wala. Baka dito lang kayo, magkape muna kayo, magsya muna kayo. Ha? At tinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay. At ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae sa abag sa kanya ng Panginoon. At siya'y kanilang inilabas at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. Amen. Parating na ang judgment, brothers and sisters. Sinawakan na si Lot. Nilalabas sila sa lugar na ito. Amen. Ilan ba yung righteous doon sa Sodom? Ha? Palagay mo ba yung mga kaibigan ni Mrs. Lot, mga acquaintances niya, brothers and sisters, magandang influence para sa kanya?
I don't think so. Palagay ko hindi sila magandang influence sa pamilya ni Lord. Amen. Kasi kung ito ay may magandang influence na ibibigay, hindi po sila mag-out. Amen. Magkaroon sila ng takot. Amen. Kaya malamang, itong pamilyang ito, brothers and sisters, wala silang nakikitang magandang influence sa mga taga roon. Amen. Itong asawa ni Lot, ano kaya ang kanyang napipil during that time? Ano kaya ang kanyang situation? So, unti-unti po, nakikita natin bakit sinabi ng Panginoon, remember Lot's wife. Amen. So, yun po yung lesson one natin. Malamang, hindi siya naniniwala. Hindi siya naniniwala kay Lot, sapagkat nakikita rin niya kay Lot, sometimes si Lot hindi rin serious sa buhay niya. Kaya tayong mga lalaki, brothers and sisters, ito po, totoo. Kapag nakikita ng asawa mo na hindi ka serious sa buhay mo, iwanan ka niya. Maganap ng iba. Amen. Sasabihin ng mabayan, hindi mo kaya kaming pakainin. Wala kang kwentang magulam. Amen. Lesson number two. Kung minsan, binabaliwala natin ang salita ng Panginoon. Amen. Tingnan natin ang verse 17. Ang sabi dito, at nangyari, and it came to pass, na nang sila'y may labas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay. Huwag kang lumingon o uminto. O uminto man sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. Alam po ninyo, kung words by words natin ito, mga kapatid, it's biblical. Amen. Kaya kung babasahin mo lang ito, ay ganun lang, pinatatakas lang, pinapupunta sa bundok. Brothers and sisters, in the Word of God, kapag umingi tayo ng wisdom sa kay Lord, ibibigay ang meaning ng kanyang salita. And God will interpret itself. Mismo ang Diyos yung mag-interpret sa kanyang salita kung di mo kayang abutin. Lord, reveal mo sa akin ang mga salita. Sabi ng Panginoon, I will not reveal my words to the wise, dun sa mga marunong, dun sa mga matatalino. Ang gusto ng Panginoon, kapag ikaw ay nagsisearch ng Word of God, magpasailalim ka sa kapangyarihan ng kanyang mga salita. Kaya ang sabi dito, huwag kang lumingon o umintuman. Itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o umintuman. Sa buong kapatagan, huwag kang lumingon. Huwag kang titingin kung ano-ano. Huwag kang mag-isip ng anumang bagay. Ang sabi ng Panginoon, look unto Jesus, the author and finisher of your life. Yan ang gusto ng Panginoon. Mga magulang at mga kapatid, huwag kang lilingon. Kung natagpuan mo ng katotohanan, and the truth will set us free, brothers and sisters. Huwag ka nang lilingon. Tandaan mo, kung hindi sa pag-attend mo ng worship service, sa fellowship, hindi mo nakilala ang iyong asawa. Kung hindi sa pag-attend mo ng mga worship service, hindi ka nagkaroon ng bagong buhay. Kung hindi sa pag-attend mo ng worship service, hindi mo nakilala ang sarili mo. Amen. Amen. Kung hindi ka nag-gather sa fellowship na ito, brothers and sisters, hindi mo matutuan ang tama at mali. Amen. Amen. Alam po ninyo, hindi pa dito natatapos yan. Amen. Ang Diyos ba'y serious sa kanyang mga salita? Of course. Kapag sinabi ng Panginoon, magipag-worship ka. Kaya nga niya binigay ang Hebrews 10:25. E ikaw, ayaw mong mag-worship. Ayaw mong mag-worship dahil meron ka lang nakatisuran sa mga kapatiran. Ayaw mo nang mag-worship dahil hindi ka lang napansin isang araw ng iyong pastor. Kung ano-anong dinadaldal mo. Are you disobeying God?
No. No, yes. Hindi ka tumuto, hindi ka sumusunod sa salita ng Panginoon. Ngayon, ang Diyos ba ay serious sa ating mga prayers? Serious ang Panginoon. Kaya sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, prayer without ceasing, huwag kayong aminto sa pananalangin. Eh ikaw, every Monday ka lang nananalangin. Pag wala ka sa church, hindi ka nananalangin, brothers and sisters. Amen. Serious ba ang Panginoon sa ating mga priorities? Of course. Kaya ang sabi ng Panginoon, brothers and sisters, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Hanapin muna ang kalyan ng Panginoon. Amen. Ang Diyos ba'y serious sa ating evangelism? Of course. Amen. Ang sabi niya sa Mark chapter 16 verse 15, ipaayag mo ang ebanghelyo ng Panginoon. Ginagawa po ba natin yan? Hindi. Hindi natin ginagawa. It means to say, we are disobeying God's words. Kaya si Lot, ang asawa ni Lot, naging aliging asin. Tumingin siya. Anong dahilan? Sapagkat hindi niya maiwanan yung buhay dun sa Sodom and Gomorrah. Hindi niya naiwanan yung mga bagay na kanyang tinatamasa dun sa lugar na yan. Ganyan po tayo kung minsan. Amen. Kaya sinabi ng Panginoon, brothers and sisters, remember Lot's wife, sapagkat pinapaalala niya si itong asawa niya na matigas ang ulo, hindi nagbabago. Ayaw makinig sa advice ng Panginoon. Amen. Ang Diyos ba ay serious sa ating pananampalataya? Of course. Kaya ang sabi niya sa Mark 16:16, he that believe and is baptized will be saved. And he that believe not shall be damned. Amen. So paulit-ulit ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Mga babala, dito sa end times na ito, brothers and sisters. And God also is serious about our repentance. Serious ang Panginoon. Kaya nga binigay niya ang Act 238. Mag-repent ka, magpabautis mo ka sa pangalan ng Panginoon at tatanggapin mo ang regalo ng Santong Espiritu. Do you think God is not serious? God is serious about His words. Yan ang gusto ng Panginoon, brothers and sisters. God is serious about our confession. I-confess natin ang ating mga kasalanan. I-confess natin, i-repent mo ang iyong kasalanan. And He is serious about our baptism. Serious ang Panginoon, brothers and sisters. Amen. In verse 18, tingnan natin itong lesson 3 na binibigay po ng ating message. Next verse. Nang magkagayoy, nagpaulan ng Panginoon sa Sodom at Gomorrah ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. Amen. Napakatindi po, mga magulang at mga kapatid. Amen. Ito yung judgment ng Panginoon. Next. At ginunaw niya ang mga bayang iyon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nangananaan sa mga bayang iyon at ang tumutubo sa lupang iyon. It's total destruction, brothers and sisters, ang nangyari sa Sodom. Next verse. Datapwat, ito na, ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging aliging asin. Amen. Amen. Anong napansin ninyo? Siya po'y lumingon. She looked back. Amen. Amen. She was behind him. She looked back, brothers and sisters. Amen. Alam mo, hindi lang po siya inila. Hindi lang sila inilang ang anghel para mawala sila sa Sodom.
brothers and sisters. But anong nakita po natin? Si look back, sapagkat siguro naisip niya, naalala niya yung mga kaibigan niya, yung ka-disco niya, yung lagi niyang kasama sa party, naalala niya, brothers and sisters. Hindi niya matanggap na iwanan niya ang Sodom. Malamang yung kanyang puso ay nandoon sa Sodom. Amen. Ganyan din po tayo. Ang dami nating mga bagay na ayaw nating mabitiwan. At ang mga bagay na ito ay patuloy na nakaawak sa ating mga puso. Amen. Kapag nag-born again na ako, hindi na ako pwedeng manigarilyo. Hindi na ako pwedeng magpag-disco. Ha? Ang daming bawal. Ang daming bawal. Brothers and sisters, hindi po na pinagbabawalan yan. Hindi. Wala po kami pinangangaral dito. Huwag ka naman ni Galileo. Conviction po yan. Conviction po yan. Wala kami sinasabi sa inyo na kapag nabinyagan ka, huwag ka naman ni Galileo. Huwag ka nang mag-disco. Huwag ka nang pumunta sa party. Wala po. Ang sarili mo, ang conviction ng Espiritu ng Panginoon, ito ang magsasabi sa iyo, magbabawal sa iyo. Sapagkat ang sabi ng Biblia, hindi mo ba alam, ang iyong katawan na yan ay templo ng aking Espiritu? Kung ito ay templo ng Diyos, brothers and sisters, hindi dapat magkaroon ng dumi ang katawan na ito. Dapat pangingatan mo ito. Walang nakikita ang mga tao sa iyo outwardly, brothers and sisters. Amen. Diyan tayo natatakot sapagkat binigyan tayo ng Espiritu of Fear ni Satanas. Yan ang laging nakaawak sa atin. Maging ang pagsimba natin patago. Ay baka sabihin ng mga iba, born again na ako. Ayaw mong pumasok sa church. Bago ka pumasok sa church, titingin ka muna sa kabi-kabila kung meron kang kakilala na makakita sa'yo. Born again ka na ba? Ganyan po ang tawa, brothers and sisters. Amen. Kaya marami po mga bagay sa mga panahon na ito, sa mundong ito, na nakaawak pa sa ating mga puso. Ayaw mong magbago. Because there is something wrong. Maging honest lang po tayo, brothers and sisters. There is something wrong with our faith. There is something wrong with our habit. There is something wrong with our character. There is something wrong with our personality. Yan ang dahilan. Kaya nakakapit ang kamunduan sa ating puso. Kaya kapag sinabi ng Panginoon, huwag kang lilingon, kahit patago, lumilingon ka. But I will tell you frankly, you cannot hide anything from God. Wala po tayong may tatago sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. So marami pong mga bagay na ginagawa si Satan sa buhay po natin na hindi po tayo nagiging aware every day in our lives. Amen. Marami pong mga bisyo na binibigay si Satan sa mga panahon na ito. Bisyo sa droga, bisyo sa alcohol, bisyo sa pornography, and lastly, the love of money. Dito po tayo natatalo. The love of money is the root of all evil. Amen. Hindi tayo magkasya sa isang profession, sa isang hanap buhay. Pili tayo naghanap pa ng additional upang tayo ikikita ng marami, brothers and sisters. But in the end, anong mapapansin mo? Nagpapakapagod ka day and night kung naghanap buhay ka. But later on, butas ang bulsa mo. Butas. 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 Wala kang napapala. Hindi mo napapansin ang iyong sarili, brothers and sisters. Hindi mo napapansin. Amen. Amen. Kaya kung minsan, maging yung lifestyle po natin, na-influence natin ng ating mga anak. Amen. Kaya yung mga anak natin, hindi natin mapilit na mag-attend. Sabi nga nung pinsan ni Pastora, nag-usap silang magpinsan at saka yung kapatid ni Pastora, sabi nung isa, alam mo, kaya hindi ko na isasama yung aking mga anak, sabi ko sa'nla, magpakaano muna kayo hanggat bata kayo, magpakasawa muna kayo.
Magsawan-sawa na kayo, sabihin niyo sa amin, sama namin kayo sa church. Ganyan ba ang isang magulang? Amen. Totoo po yan, brothers and sisters. Kaya hindi natin madala yung mga anak natin. Marami silang mga bagay na nakikita sa buhay po natin. Hindi natin alam kung paano natin sila ma-motivate. Eh kasi mismo sarili natin, hindi natin kayang i-motivate. Yan ang nangyari sa buhay po nila. Kaya hindi yan, ano pong nakita po natin? Punta po tayo sa verse 25. Okay. At ginunaw niya ang mga bayang iyon at ang buong kapatagan at ang lahat ng naan sa mga bayang iyon at ang tumutubo sa lupang iyon. Diyo pa yung tubig. Next, 26. Datapot ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging aliging asin. 27. At si Abraham ay sumampamagat sa kinaumagaan sa dakong kinatatayuan niya sa harap ng Panginoon. 28. At siya'y tumingin sa dakong Sodoma at Gomora at sa buong lupain ng kapatagan at tumanaw at narito ang usok ng lupain na nagpailang lang na parang usok ng isang porno. So nasunog na po ang buong Sodoma. Then, at nangyari na nang gunawin ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan na naalala ng Diyos si Abraham at pinalabas si Lot mula sa gitna ng pinag-ugnawan ng gunawin ang bayang na kinatitiraan ni Lot. Next verse. At sumampa si Lot mula sa Sor at tumira sa bundok. At ang kanyang dalawang anak na babae na kasama niya sapagkat siya'y natakot na tumira sa Sor at siya'y tumira sa isang yungib, siya at ang kanyang dalawang anak na babae. Ngayon, tingnan po natin ang naging impluwensya po ng buhay ni Lot. Malamang ito, sometimes, sa nakikita po natin sa loob ng ating tahanan, sometimes we cannot accept it. But ito po yung nangyayari. In next verse, dalawa kasama ni Lot, tumakas, nagtago yung kanyang dalawang anak. At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama ay matanda at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin ayon sa ugali ng isang kalupaan. Amen. Ito yung ugali ng mundo. Amen. Tingnan po natin si Lot. Anong naipakita ni Lot sa kanyang mga anak? Amen. Next verse. Alika! Ang sabi ng isang anak, painumin natin ng ala ang ating ama at tayo'y sumipig sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ama ng ating ama. Very words, brothers and sisters. Amen. Nangyayari po ba ito ngayon? Nangyayari po. Sapagkat ang magulang ay walang naituturong mabuti sa anak. Kaya kung anong ginagawa ng magulang, ito po ang ginagawa ng anak. Amen. Amen. In verse 33, at pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon. Imagine kung ikaw ay talagang makadiyos, gagawin mo pa kaya ito? I don't think hindi natin na pwedeng gawin ito. At pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama at hindi naalaman ng ama nang siya ay maiga at nang siya ay magbangon. Next verse. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ng panganay sa bunso, dalawang magkapatid, brothers and sisters, narito, ako'y sumiping kagabi sa aking ama, painumin din natin ng alak sa gabing ito at pumasok ka at sumiping ka sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. Mga magulang at mga kapatid, ito po yung mga lifestyle ng mga tao ngayon. In lesson number 4, ito po yung makikita natin na lifestyle sa mga panahon na ito. Kung anong nakikita ng bata sa mga magulang, ito po ang ginagawa rin ng bata. Amen.
Amen po ba? Maniwala po ba kayo? Anong nakikita natin? Anong naririnig natin araw-araw, mga magulang at mga kapatid, sa mga balita? Kung minsan, tiyuin pamangkin niya, ginaasa. Amen. 9 taong gulang, ginaasa ng isang binatilyo. But brothers and sisters, tandaan po ninyo, if we put God first in our lives, kapag ang Diyos, siya ang priority sa buhay po natin, amen. Tandaan po ninyo, ang church na ito ay laging bukas ang mga pintuan. Amen. Ang church na ito ay laging bukas sa lahat ng mga tao. Amen. It means, kapag tayo po'y naging active sa kaharian ng Diyos, brothers and sisters, hindi po tayo makapag-isip ng anumang mga bagay na masasama. Amen. It means, kapag linagay mo sa puso mo at makinig ka sa mga salita ng Panginoon at ito ay ginawa mo, pinamuhay mo, brothers and sisters, you will not think anymore ang mga bagay na nababasa po natin dito. I will discontinue this message, brothers and sisters, at binigyan ko lang po kayo ng mga bagay para magkaroon po tayo ng leksyon. At bakit sinabi ng Panginoon, remember Lot's wife? Malamang ang mga batang ito, mga kapatid, marami silang nakitang hindi magagandang bagay sa mag-asawa na ito. But, tandaan po ninyo, I'm not a judge. Sa Bible, sinabi si Lot ay naging righteous sa harapan ng Diyos. Amen. But, yung kanyang, hindi ba sa pamilya, yung anak na babae laging close sa nanay? Di po ba? Bira lang yung anak na babae close sa tatay. But mostly, mga anak na babae sa isang pamilya, close lagi sila sa nanay. Malamang, noong panahon na yon, may mga bad influence na hindi natin alam, malamang lang, ano po, at bakit naging ganito itong mga bata na ito, magulang nila. Amen. But, brothers and sisters, kung atin pong isurrender ang buhay natin sa Diyos bilang mga magulang, ipakita natin na tayo po isang righteous na magulang, isang matwid na magulang, susunod po yung mga bata. Kapag nakikita ng mga anak na nag-aaway kayo lagi sa loob ng tahanan, maging pala-aaway din ang mga batang yan paglaki nila. Amen. So, ang mga influence, brothers and sisters, kapag tayo, mga magulang, hindi tayo nakikita na nagpipray ng ating mga anak, so you cannot force your children to pray. Amen. Aniwala po ba kayo? Kung ikaw ay tamad sa gawain ng Panginoon, darating ka, laging late, hindi on time, how you can force your children to come early beside the church? We cannot force them, brothers and sisters. Kaya kapag ikaw ay nag-attend lang na once a week, ganun din yung mga anak. Amen. So yung influence, brothers and sisters, ay napakalaking bagay po yan. Kung hindi ka nag-evangelize ng Word of God, how you can force your children to share the Word of God? Kung paano sila binago ng Panginoon. Amen. Kaya paglaki ng bata, brothers and sisters, yung mga bagay na in-expect po natin, hindi natin nakikita. Why? Sapagkat mismo tayong mga magulang ay sinimulan natin. Kaya mga magulang at mga kapatid, bakit sinabi ng Panginoon, remember Lot's wife? Bakit sinabi ng Diyos? Iwanan ko po sa inyo ito, sa apong ito. At narinig po natin ang message, brothers and sisters, upang tayo po maging uwaran
bilang isang magulang, we have to response. Mag-response po tayo. Sumunod po tayo sa mga utos ng Panginoon. Then, later on, yung kanyang mga promises sa atin, we have the rights to angkinin yung mga promises ng Panginoon. But if we are disobedient in the Word of God, we have no right na angkinin ang lahat ng mga promises na yan. Kaya napakabuti po ng Panginoon, napakabait ng Diyos, brothers and sisters. Kapon tayo isang makasalanan. But later on, nung nakilala po natin siya, brothers and sisters, binigyan tayo ng buhay na kasiyasya. Binigyan tayo ng papayapang pamumuhay, buhay na sagana, at buhay na punong-puno po ng kagalakan. Kaya brothers and sisters, alalahanin po natin lagi ang asawa ni Lot. Amen. Our disobedience, brothers and sisters, ang pagiging disobedience po natin, kadalasan, ito po ang nagpapalayo sa atin sa relasyon natin sa Panginoon. So, if we will always obedience, ang sabi nga ng Biblia, obedience is better than sacrifice. Amen. Kung tayo po ay obedience sa alapan ng Diyos, brothers and sisters, wala po akong makikitang adlang upang hindi ninyo matanggap ang pagpapala ng Panginoon sa buhay natin araw-araw. Tayo po itumayo. Kaya, mga magulang at mga kapatid, kung siya po'y nagkaroon ng karamdaman, naisip niya wala ng pag-asa. Even the doctors cannot cure him. But one day, meron siyang pinaalala sa Panginoon. Ang sabi ni Aling Hezekiah, tumingin siya sa pader, umarap siya sa pader, at siya'y nanalangin. Humingi siya ng extension sa buhay niya. Nag-wish siya sa Panginoon. But the most important words na binigkas po ni Aling Hezekiah, ang sabi niya, Panginoon, alalaanin mo po na ako'y naglingkod sa iyo. Amen. In a few sentences, brothers and sisters, tumugon ang Panginoon. Bakit tumugon? Sapagkat mayroong pinaalala si Aling Hezekiah na mga bagay na ginawa niya para sa Panginoon. Kaya ako, brothers and sisters, paulit-ulit ko na sinasabi, walang nasasayang sa ginagawa po natin para sa Diyos. Malihit man o malaki, brothers and sisters, nakalista po yan sa Diyos. Imagine, nung tumugon ang Panginoon, dumating ang kanyang lingkod, ang sabi niya, Aring Hezekiah, binibigyan ka pa ng 15 taon ng Diyos na buhay. Amen. Napakasarap po, mga magulang, mga kapatid, kung meron po tayong mga bagay na pwedeng ipaalala sa Diyos. Ngayon, sa oras na ito, habang tayo po'y nagbubulay-bulay, sa ating sarili. Mang kapatid, ano kaya ang pwede nating ipaalala sa Diyos? Ano kaya ang pwede nating ipaalala sa Diyos? Kung tayo po ay
Ibilang natin, halimbawa, na tayo ay si Aring Hezekiah sa oras na ito. Tayong lahat ay nakatayo, nananalangin, humingi ng abag sa Panginoon. May problema ka, ibang mga problema. Sari-saring problema, brothers and sisters. Alam po ninyo, ang tao ay very prone sa problema. Hanggat tayo po'y nabubuhay, walang, hindi natin naiiwasan ang problema. But, ang kabuti, ang maganda po dyan, pag may problema ka, meron kang isang Diyos na laging tumutugon. Ngayon sa araw na ito, sa mga sandaling ito, brothers and sisters, abang tayo po'y nakatayo, ano kaya ang pwede natin ipaalala sa Panginoon sa oras na ito? Ano kaya ang pwede natin ipaalala? Ano kaya ang pwede natin sabihin, Lord, alalaanin mo po tuwing maisip ko lang na magsimpa, magsimba, doon lang ako nagsisimba. O kaya, Lord, alalaanin mo po, masipag ako sa gawain. Brothers and sisters, sa oras na ito, gustong marinig ng Diyos ang mga desisyon mo sa buhay. Are you prepared to obey God? Amen. Kung nagkaroon po ng impact sa buhay po natin ang message na ito, are you willing to bargain sa Panginoon sa oras na ito? Are you willing, brothers and sisters? Ito po ay serious. Serious po itong katanungan na ito. Why? Sapagkat mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal ka ng Diyos, brothers and sisters. Alam ko po sa oras na ito, marami po sa atin ang may malaking problema. Nakikita ko po, may malaking problema ang mga ilan sa atin dito sa araw na ito. But tandaan mo, kapatid, lagi mong isipin, tandaan mo ito, meron tayong mas malaki sa problema na yan. Mas malaki ang Diyos kaysa sa mga problema na yan. Anumang klaseng problema, brothers and sisters, meron tayong Diyos na napakalaki sa buhay natin upang mawala ang mga problema na yan. Kaya sa oras na ito, brothers and sisters, sabihin ko sa iyo, kapatid, marami ka pang pag-asa. Hindi pa uli ang lahat upang hanapin mo ang katwiran ng Diyos. Sa oras na ito, brothers and sisters, huwag kang malungkot. Magalak ka sapagkat isa ka sa pinili ng Panginoon. Huwag kang malungkot. Ang asawa ni Lot, anong ginawa niya? Anong ginawa niya sa kanyang buhay? Walang na-record. Walang naitala sa Biblia, sa Old Testament, brothers and sisters. How come after so many years? Noong Diyos na ayag salaman, brothers and sisters, nabanggit niya yan, alalaanin ninyo ang asawa ni Lord. So it means to say, kahit na maliit ka, kahit na ganun lang trabaho mo, sa harapan ng Diyos, ikaw ay matwid. Kung ikaw ay nabubuhay, brothers and sisters, ayon sa sa katwiran ng Panginoon, mapalad ka. Hindi ka maswerte, mapalad ka. Ang salitang swerte, hindi natin ginagamit dito. Ang buhay natin bilang Kristiyano ay hindi swerte yan. Ang buhay natin bilang born again ay hindi swerte yan. Swerte yan. Kundi may plano na ang Panginoon sa atin. Amen. Ang sabi ng Biblia, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong magulang. Alam na ng Diyos kung ano ang magiging kainat-nat mo balang araw. Sister Aida, sa kanyang katandaan, more than 70 years, siya'y na-involve sa ganitong gawain because that's the plan of God. Tayong lahat, brothers and sisters, wala tayong nga ipagmalaki sa Panginoon. Ang masasabi ko lang, brothers and sisters, patuloy po tayong gumawa ng mga bagay para sa Diyos. Ako lagi kong sinasabi, hindi pa sapat ang ginagawa ko ito sa Panginoon. Marami pang kulang, brothers and sisters. Wala tayong pwedeng maipagmalaki sa Panginoon. Kundi ang gusto ng Panginoon, tayo po'y patuloy na magpakumbaba. Patuloy na magpakababa sapagkat ang sabi ng Biblia, kung sino yung nagpapakababa, siyang magtataas. Kung sino yung mapagmataas, yun ang babagsak ng Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos, magkaroon po tayo ng humility sa buhay po natin. Kaya sa oras na ito, isang katanungan,
Ito po bang araw na ito ay magsimula na tayo na hanapin ang katwiran ng Panginoon. Magsimula na tayong magbago, brothers and sisters. Baguhin na natin ang ating buhay. Sapagkat hindi pa uli ang lahat. Ang Diyos ay mabuti. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang aming Diyos na banal. Ikaw ang aming Diyos na punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng abag, punong-puno ng pagmamahal. Sa oras na ito, Amang Diyos, kaabagan mo po kaming lahat. Narito po kami, nagsusumamo, baguhin mo po ang aming buhay, Panginoon. Kaming lahat na narito, Amang Diyos, ay maruming basaan lamang sa iyong banal na harapan. Wala po kaming pwedeng maipagmalaki. Salamat po, Panginoon, sapagkat muli mong ipinaaral sa amin ang asawa ni Lot. Harinaway, Amang Diyos, sa apong ito, baguhin mo po ang buhay namin. Kung kami po ay may katangian na katulad ng asawa ni Lot, Amang Diyos, baguhin mo po kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita. At sa oras na ito, Amang Diyos, nakikita mo po ang aming katayuan. Nakikita mo po, Panginoon, ang aming mga pasanin. Nakikita mo po, Amang Diyos, ang bawat burden na nakapatong sa aming mga balikat sa apong ito. Nakikita mo po, Amang Diyos, ang mga suliranin namin. Amang Diyos, kahit man lang, kahit malayo po sa aming piling, sa aming paningin, ang aming mga mahal sa buhay. Alam ko, Amang Diyos, hindi maiksiyan yung kamay upang sila'y maabot sa oras na ito. Pagpalain mo po sila. Ingatan mo po sila, Amang Diyos. Pakalinisin mo po sila. Ibuhos mo po ang pagpapala sa kanilang lahat. Buksan mo po ang langit para sa kanila. Tulungan mo po kami na maipaayag ang iyong ebanghelyo para sa kanila. Kaya sa oras na ito, Amang Banal, tulungan mo po kaming lahat na narito. Kami po yung mga taong makasalanan. At dahil sa iyong bag at pagmamahal, binigyan mo po kami ng pagkakataon. Maging sa aming mga sakit at karamdaman, Panginoon, naniniwala po ako, Amang Diyos, may plano ka na mas mabuti sa buhay namin. Kaya ang mga sakit na ito ay nananatili sa amin. Subalit, Amang Diyos, ikaw ay Diyos na matuwid. You are the righteous God. You are the great God, full of mercy and grace. Kaya sa oras na ito, Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa lahat ng paalala mo sa amin, Panginoon. Sapagkat sa pamagitan po ng mga paalala na ito, kami po'y nagbabago. Nagkakaroon ng panibagong landas. Nagkakaroon po kami ng panibagong daan sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Ama. Kayo po ang mag-ari sa aming buhay, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Ama. In Jesus' name, Amen. Amen.